talaga pag natutukan yan. Pero di bali. Mga kagulay, good morning. Dito tayo ngayon ulit sa Palaya Natural Farm. Kasama ko si Arnel. Ariel tuloy. Arnel. Ariel yung sabi ko eh. Yung sabi yung kapatid ko yung pangalan. Oo, yan. So dito tayo sa labas. May konting inputs lang tayo. Pero maganda na. Nagsisimula na ngayon mamunga yung kamatis natin. Yung pipino, naka-recover kasi bago kami mag-fog, merong mga biyak yung stem kasi dahil sa napeste. Dahil napabayaan ng double door natin. Double door, napabayaan. Bumukas. Yan. Tara, pasok tayo. So ngayon, wala pa talagang kuryente talaga dito. So pagbukas dito dapat, may electric fan dapat dito. Yun ang target namin. So since nasa tanay tayo, hirap talaga ang kuryente ngayon dito kasi wala pa namang Meralco, wala pang linya. So solar at saka generator lang yung ano natin, yung linya natin. So ngayon, waterproofing na ito kuya? Wala pa po. Wala pa, hindi pa na waterproofing. So yun. Ganun pa man, partida. Tignan natin yung pipino natin. Tignan yung bunga, oh. So, grabe mamunga tong pipino na to. Partida pa yan guys, partida pa yan. Mano-mano ang dilig dito. So, kapag maayos yung dilig, automated system na lahat, ganito ang itsura dapat. Oh. Yan o, pakita mo kuya Arnel. Yan. Doble-doble yan, hanggang dun sa taas. Doble-doble. Ito pa isa o. Yan. So, dalawa. For harvest na to kuya? Hmm. Naglabas na po kayo na. So mga kagulay, ito for harvest na to. Ayan. Tugman natin gaano kasarap tong sweet cucumber. Sarap. Sarap ng sweet cucumber. Naman tayo ngayon sa kamatis. So medyo na-late kami ng balag dito, lagay ng balag kasi si Kuya Arnel lang ang nandito, medyo nagpapadagdag pa kami ng tao. Kasi pag ganito kalaki ang taniman mo, dalawang tao, tatlong tao dapat. So ito, wala na to, may sakit na to kuya, labas mo na yan. Tuloy na natin ha, para hindi na yan magtuloy-tuloy. So indication guys na maganda ang dilig natin is nakaganto yung bulaklak, medyo naka hindi siya naka 45, medyo ang tawag dito ganitong angle. Pag nakaganyan yan, nakatayo, ibig sabihin hindi tama yung templado natin. So ito, nakaganyan yan, relax lang siya, mabubuo lahat yan. Kaya sa umaga, sinishake yan dapat. Yan. Sinishake to dapat sa umaga. Ito. Yan, pakita mo. Yan. So ito. Ito, bulaklak, tapos dahon, tanggalin natin to. Yan. Variety nga ito. Yung binigay ko sa iyo na Chinese na ano? Yung kulay red yan eh. Kulay red? No? Hindi ko mabasa. So, testing lang namin to guys kasi magandang packaging. Tignan natin. Ito. Yan, maganda na. Nakaganto dapat. Hindi siya. Kapag nakaganyan, sabi ni Sir Michael, yung dilig mo, ayusin mo. Yan. Wala dapat tayo dito. Ayusin natin ito. Yung mga dahon dyan. So,
dapat matapos. Targetin natin ko yan, matapos yung balag. Sana. Oo. Oh. Kung darating yung ano. Ito, ganoon ito. Yan, humahabol yun. Tingnan mo. Sa dito man natin malalaman, again, yung dahon ng kamatis is ganito kalaki. But depends on the variety. So, we will maintain single stem. Dito, kaya alisin natin ito. Tapos, pruning tayo. Hanggang dito lang. So balance dapat. Balance yung dahon, balance yung stem. Ganito na kalaki yung stem, good indication na maganda ang dilig natin. So ang binalance lang natin nun, calcium nitrate at saka NPK at saka Epsom salt. Pero during the first part, ang lamang is the calcium nitrate. Yun yung una, mataas yun. Yun. So target namin this week, taasan na namin yung PPM kasi namumulaklak na yung ano, namumulaklak na yung mga kamatis natin. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of you. So I ito lang yung update natin, mga kagulay. So, bisitahin natin yung farm natin sa Siniloan. Pupunta tayo ngayon. Let's go! So, ayan mga kagulay, hindi tayo natuloy dun sa farm natin kasi sobrang lakas ng ulan. So, dito na lang tayo sa Antipolo. Meron tayong dalang mga produkto. So, ito galing kay Sir Robert Iglesias. So, hydroponic seedling plug. Testing natin to. Kapag maganda ang review, pwede kayong bumili sa akin or pwede bumili sa kami diretso. Kasi to super uling. Yan. Pakita namin yung super uling. Kasi dito sa Antipolo, bawal lang mag-ano ng puno gawing uling. Kaya doon sa Tanay, sa Palaya, meron doon. Yan. Project ng DNR. Okay, so halos paubos na yung stocks natin. So dito yung super uling. Para makita nyo, guys, ito yung itsura ng super uling. Oh. Premium quality charcoal, ayan oh. Oh. Briquette charcoal, smoke free. Ang ganda nito pag nag-ihaw ka, 3 hanggang 4 na oras ang itatagal. At pwede mo pang gamitin ulit, ibibilad lang. Ito ay gawa sa coco charcoal. Ibig sabihin, baon ng niyog. Hindi tayo nagpuputol ng anumang puno dahil pinagbabawal na yan. So, kung taga Antipolo ka, lapit ka sa Antipolo, gusto mong bumili ng super uling o kaya briquette charcoal uling, meron tayo. Kasi pag bumili sila ng mga lettuce dito, 80% pang samgyup. Kaya ito ang uling na bagay sa samgyup. Smokeless, masarap, malinamnam ang karne kapag galing sa uling. Maraming salamat.